yon mga giliw naming tagapakinig. Narito na ang huling kabanata ng ating kwento na pinamagatang Banal sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Marami na natapos na nakipagtalik sa iba't ibang babae. Eh bakit? Wala pa silang binanggay sa akin nakatalik ko. Baka mawalan ako nito. Kailangan bigyan na rin ako ng katalik para maging malinis na ang aking katawan. Hindi na ako magkakasala sa Diyos. Halina kayo! Yung mga hindi pa nakipagtalik, halina kayo! Naghihintay ang mga babae. Ha? May nakasalang na mga babae? Pipila na rin ako dito para makasipag na rin ako. Sige. Sige, dalian nyo na. Para matapos na ang ritual na ito. Ha? Sila kagawad isang. Kagawad pidrang at kagawad panhol pala ang nakasalang. Ngayon, makipagsiping na kayo sa mga nakahandang babae. Sige. Umpisa na! Kung ayaw niyong silang sipingan, papatayin ko kayo! Nako, pipilit niyo sila makipagtalik sa mga matatanda at pangit na babae. Delikado to. Tatakas na ako. Ayoko makasiping ang mga kulubot ng mga babae. Ayoko. Nakakatakot pala dito. Mabuti pa. Tatakas na lang ako. Aris na ako dito. Hoy! Saan ka pupunta, ha? Patay. Nakita ako ni Pastor Pedro. Nako. Walang tatakas! Kundi, babariling ko kayo! Naintindihan nyo? Nako, wala na. Mapipilitin akong makipagtalik sa mga mabahing yan na mas pangit pa kayin siya. Hindi. Hindi totoo to! Hindi! Hindi! Hey, Pineng! May balita na ba sa mga isinama ni Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador doon sa bundok ng Mayon? Wala pa akong balita, Kap. Pero hinihintay ko yung kaibigan kong kasapi sa media. Eh, ganun ba? Eh, sige, balitaan mo ako kagad, ha? Kung ano ang update sa ginagawa nilang ritual doon. Opo, Kap. Ha? Hayan, Kap. Tumatawag na sa akin yung kaibigan kong kasapi ng media. Hello, Kara! Kumusta nang lagay dyan sa bundok ng Mayon? Ano? Marami na ang napilitang makisibing sa iba't ibang babae? Ganun ba? Ano? Si Kagawad Gusting tumatakas at hinahabol siya ng mga tauhan ni Pastor Pedro? Ano? Nagbago ng isip at ayaw niyang makisiping dahil ang papangit na ang mga natirang babae. Ha? Hello? Hello? Kara? Hello? Ha? Pastor Pedro? Ikaw? Hello, Pastor? Hello? Ay, wala na. Pinatay na ang cellphone. Eh, sino ba yung kausap mo? Eh, si Kara yun, Kap. Tapos, habang nag-uusap kami, biglang inagaw ni Pastor Pedro ang cellphone. At minura pa ako. Ano? Minura ka na eh, Pastor Pedro? Eh, bakit nagmura? Hindi ba banal siya? Opo, Kap. Tatlong beses niya akong minura eh. Kung ganoon. Kwan, minura ka ni Pastor Pedro, ha? Kung gano'n, duda ako sa Pastor Pedro na yon. Baka katulad niya yung nagpunta rito noon na Pastor Den na nagngangalang Pastor Juan. Kailangan may report ko ito kagad sa kinauukulan.
Kailangan makalayo na ako kagad dito. Bibilisan ko pagbaba sa bundok niyang mayon. Grabe parang ginagawa ni Pastor Pedro. Yung mga bata pa na magagandang babae, ibinukod niya para sa kanya lang daw ang mga yon. Samantalang ang binibigay niyang kasiping ng mga miyembrong lalaki, yung mga pangit, mga matatanda pa, mga kulubot na ang balat at aboy lupa na. Nako, yung mga tauhanip. Pastor Pedro, nahabol ako. Delikado to. Hindi ako magpapahuli sa kanila. Ayaw kong nakipagsiping sa isang babae na amoy lupa na. Hindi! Ayaw ko! Ay, ano ka mo, kuya? Nireject ka ni Pastor Pedro na baging kaanib sa bagong tatag niyang pananampalataya dahil pangit ka. Ay, hindi naman, kuya. Pero hindi ko lang mapigilan ang tumawa. Dahil nalaman mo na pangit ka rin, kuya. Tumigil ka po yan. Huwag mo akong tawanan. Hindi ako pangit. Gwapo ako dahil sundalo ako. Ikaw lang ang pangit sa angkan natin. Ay, kuya. Bakit kasi hindi mo na aminin na pangit ka rin? Lagi mong sinasabing pangit ako. Yun pala, pangit ka rin. Pareho lang tayo ang pangit, kuya. Sinabi nang tumigil ka. Kung hindi ka titigil sa pang-aasar sa akin, babarili na kita. Kuya! Alah, hindi na kalakian. Pumasok ka na. Ay, maupay na aga sa'yo, Mayor. Alay, ikaw pala, Kapitan Karyong. Maupay nga aga rin sa iyo. Ahuli ka. Maupo ka at magkapi muna tayo. Salamat, Mayor. Oo. Anong may paglilingkod ko sa iyo, Kap? Mayor, ito'y tungkol kay Pastor Pedro Marquez Emmanuel Salvador. Ana? Pastor Pedro? Alay, sinong pastor na iyan, Kapitan? Hindi ba yay, kwan, yung inireklamo ka sa akin naon, na pastor din? Kung hindi ako nagkakamali, si Pastor Juan yun. Oo, sino naman yung Pastor Pedro na iyan? Kwan, hindi mo pa pala kilala si Pastor Pedro na yun. Oo. Naka, isa siyang bagong pastor na mayroon siyang tatag na bagong pananampalataya. Siya yung kwan. Sinabi kwan, adopted son of God daw siya. Siya ang founder ng bagong simbahan. At naka, Mayor, napakarami na niyang membro. Oh, ano ba ang tungkol sa pastor na iyan, Kap? May problema ba sa kanya? Mayroon, Mayor. Malaking problema ito. Ha? O anong problema sa taong yan, Kap? Ano? Mayor, oh. Mabuti pa. Makinig ka at ilalad ko sa iyo ang lahat. Ganito nagsimula ang lahat. Makinig ka, Mayor. Pakinggan mo.
Minjing, mangapat na sasakyan na yung dumaan dito. Sino kaya nga mga yun? Yun nauna sasakyan ni ng mga MBI. Yung dalawang magkasunod ay sasakyan yun ng mga pulis. Ha? Bakit saan ba pupunta ang mga yun, pare? Doon daw sa kuhaan, sa bundok na mayon. Ano? Oo. Sabihin nga, anib na sila sa bagong reliyon na pinamumunuan ni Pastor Pedro Marquez, Emmanuel Salvador ba yun? Hindi sila makikianin, boy, kundi mag-iimbestiga raw sila. Kung ganun, nagsumbong na si Kapitan? Oo, pare. Nakita ko na nagpunta sila sa pulis kanina. Narinig ko ang sumbong nila tungkol sa ritual na ginagawa nila Pastor Pedro doon sa bundok ng Mayon. Di ba kasama doon si Kagawad Gusting? Oo, pare. Sayang. Sana nakianib tayo para mabigyan din tayo ng babaeng kwan nakasiping natin. Ano? Ang ibig mong sabihin ng mga kaarib, binibigyan sila ng makakasiping? Oo, pare, oo. Kung ganun, makianib na rin tayo ngayon din. Ha? Pare boy! Sana, hindi na nila ako mahanap dito sa pinagtataguan ko. Tumakas ang mga! Hindi tayo titigil na hanapin ang tumakas na yun. Kailangan papasiping din siya sa babae nakaanta para sa kanya. Oo! Harapin natin! Nasundan pala ako dito. Hindi ako lalabas dito. Hihintayin ko silang makaalis. Saka ako lalabas. Bisit! Daming ipis pala dito. Papasok sila sa ilong ko. Umalis kayo mga ipis. Mga gago kayong ipis kayo. Ayun lang pala siya. Huliin natin para mapasipin niya ang babae yun. Sige, ito na. Nakita nila ako. Huwag, huwag di akong ipapasipin sa mga babae yun. Huwag, huwag. Ano, Hepe? Nakahanda na ba ang pagsalakay sa kinaruroon ni Pedro Salvador? Oo, Bumiyor. Nagahanda na ang mga kasama. Pati magandi ay may magkakasama rin. May magkakasama rin tayong Philippine Army. Nakahanda na rin sila sa pag-akyat sa bundok ng Bayon. Ilang minuto lang ay sasalakayan na namin ang kinaruroonan. At ililigtas ang mga inosenteng tao doon na napaniwala niya. Delikado ang taong yun. Maraming pala siyang armas na matataas pa ang kalibre. Medyo bilis-bilisan laang ninyo ng konti, Hepe, dahil marami na palang matatandang babae doon na pinipilit niyang pinagsisipingan sa mga lalaking umaalib sa kanila. Kaya bilis-bilisan ninyo. Opo, Mayor. Marami na ang kami ng bala dyan. Nagkapag-usap na rin kami ng mga NBI at Army. Oo. Kung anong dapat gawin para walang masagtan at siguradong sisigurado namin walang mahuhustis ang taong yun. Nakaw! Siya pala yung matagal ng hinahanap ng NBI Siya yung naloko sa napakaraming tao doon sa isang probinsya. Opo, Mayor. At ayun, ayan, na, suminyas na ang mga NBI sa akin. Alas, sige. Ano pang hinihintay ninyo? Alas na kami.
At sasalakay na namin ang kinarunan ni Pastor Pedro. Pastor, parang awa mo na. Nagbago na ang isip ko, hindi na ako makikianib sa inyo. Hindi ko kaya makipagsipig sa mga babaeng matatanda at papangit pa. Kurit, Pastor, hindi ko rin kaya pala. Akala ko si Tintin ang ipapasipingan mo sa akin. Pastor, maawa ka sa akin. Huwag mo na akong pasipingin sa babae yun, ha? Amoy lupa na. Kailangang maisagawa ang ritual, kundi ipapupugutan ko kayo ng ulo. Huwag, Pastor. Huwag ka sa amin. Huwag. Mga polis at army kami! At may kasama kaming NBI! Mga pulis, army at NBI, ay salamat, may magliligtas sa atin. At tulungan nyo kami. Mga kasama, sinasalakay tayo ng mga pulis at army at NBI. Kunin ang mga baril nating matataas, ang mga kalibre. Lalaban tayo sa kanila at i-hostage ang mga bihag. Bilisan ninyo! Huwag kayong magtatanggang lumaban! Pedro! Mamamatay kayong lahat! Mamamatay kayo! Kapag nagtag ka kayong lumaban sa amin, nangalagat ng batas! Papatayin namin ang mga taong ito! Ha? Ihuhusid namin sila! Wala kaming pangalam! Huhusid mo sila! Ang mahalaga sa amin ngayon ay maholika! Dead or alive! Huwag kayong magpaputok. Madadamay kami. Huwag. Si Pastor Pedro. Huwag. Salamat at nagpag-report ka kagad sa otoridad bayaw. Kundi dadami pa sana ang mabibiktima. Hindi ko sukat akalain na baliw pala ang taong yun. Napaniwala ako. Bayaw. Pero matagal na akong duda sa taong yun . Sabi ko sa isip ko magkakatulad na naman siya ng nagpakilalang Pastor Juan noon na maraming naputulan ng are. Ako rin bayaw. Nagmabanal-banalan sila. Ang dami namang naniwala. Hindi nila alam na peki pala ang pananampalataya nila. Ayun, ang daming napahamag ng mga babae. Pinilit silang nakipagsiping sa mga lalaki. At ang masaklap, lahat ng mga bata pang babae, ang Pedro na yon ang sumiping. At baka nabuntis pa niya silang lahat. Si Tintin at Veronica, kumusta kaya ang lagay nila? Kung si Veronica ang gusto mong malaman ang lagay, negatibo bayaw. Dahil napigilan ko siyang umanib, ay iwan ko lang si Tintin. Sana hindi kasali si Tintin sa mga nabuntisan niya. Hindi masasaktan ako bayaw, dahil siyang pangarap kong maging pangalawang asawa. Nagriring ang cellphone ko bayaw. Sino kaya itong tumatawag? Si Mayor pala. Hello, Mayor. Kumusta? Anong balita kay Pastor Pedro? Positibo na nabuntis niya yung dalagang nagangalang Tintin. Hindi totoo yan, Mayor. Hindi. Mamamatay ako. Kaya ang kuya, masama ang pag-iramdam ka. Punyang, anong nangyari sa'yo?
Nakakain ka ba ng lasa? Hindi ka, Jiao. Kundi, buntis ako. Buntis ka? Imposible. Sinong nakabuntis sa'yo? Si Usiba? Ha, Punyang? Hindi ka, Jiao. Kung hindi si Usi, sino? Si Pastor Pedro! Mga giliw naming tagapakinig, diyan na po nagtatapos ang ating kwento na pinamagatang Banal sa Pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!